Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po, pagpapatuloy natin ang pag-aaral ng ating mga games sa 18th Malaysian Chess Festival. So ito po ang round 4 game ko against FIDE Master Felix Say. Ayan. So 22-52 po ang rating. So makikita nyo unti-unti ng pataas ng pataas yung rating. Habang tumataas yung score mo, tumataas din yung rating ng kalaban. Ano? So dito po ako ay white, kalaban ko si FM Felix Say ay black. Tingnan natin ano ang nangyari. So ito po nag-start. Dali, tingnan na. Kunin ko lang yung notation ha. Ayan. So nag-start with knight f3. Ayan. Knight f6, c4, g6. And then pagka g3, bishop g7. And so medyo expected ko na itong ititira niya kasi nag-aral ako kagabi. Pagka bishop g2, castling, and then pagka castling, nag c6. Ayan, so dalawa po ini-expect ko actually, either mag c6 kagad, yan yung Grunfeld na makunat, or mag d5. So ito yung Grunfeld na medyo pang-atakihan. So dito nag c6. Ayan. So d4, d5. And dito po maraming linya. Actually ang main line dito according to our openings book, ano, kakain. So pwedeng kumain ganyan. Laro ko kasi ito both colors, no, pat white at saka black nilalaro ko to. Kaso ito po yung medyo tablahin. So magna knight e5. Hindi ko masyadong gusto ng tabla ngayon eh. Tapos yung isang main line, queen b3. Ayan. Ito ang muntik kong itira. Kasi meron akong mga laban dito. Pagka pambasagan talaga, muntik ko na itira yan. Kaso, naisip kong magkunat, nag b3. Ayan. So, kunat lang. And dito, hindi ko masyado ine-expect kakain. Hindi ko masyado expected to. So, kumain. Forced yan. C5, bishop b2, dito medyo nangangapa-ngapa ng konti, queen b6, queen b3, and then nag knight e4. So actually may mga games pa ho ako dito, ano, sa ganitong linya ng Grunfeld. E3, ito ang hindi ko alam, nag rook d8 siya, wala palang ganitong linya, sabi ko na eh, mali yan eh. Kasi ang ine-expect ko talaga knight c6. Ayan, knight c6, knight e5, and then f5. Ah, hindi pala ano, no? Mali. Mali ang ine-expect ko, knight d6 pala ang main line. Ayan, kasi may mga games na po ako dito dati. Ayun. Pero hindi ko talaga masyadong gamay itong ganitong posisyon, no? So rook d8, ito medyo bago. Knight e5, and then kumain siya eh. kain, and ngayon bishop takes e5. So actually tama pala to, no, according to the engine. So kain, pero alam ko meron ng parang ganito akong naaral na posisyon dati, yung talagang binibigay yung bishop. Hindi ko lang alam bakit walang laro sa database. Siguro iba ang posisyon na iba yung posisyon nung naaral ko, no? So knight c5, kain, knight c3. Actually lamang pala siya ng konti, no? Lamang siyang konti with bishop f5. Ayan, siguro tatamaan dito. Same bishop pair ko, hindi rin masyado open eh, no? Nakasara, tinatamaan yung pawn. So ang expected ko, akala ko medyo prepared pa siya dito sa posisyon na to. Kasi hindi naman madaling kainin yung knight na ganyan eh. Ibibigay mo yung knight. So sabi ko baka preparado ah. Iniisip ko paano ko ililigawin o kaya maitablaman lang. So nag knight c6, knight d5, at dito, ayan. Ito po ang mahirap eh. Pagka nag-playing for draw, ito talaga ini-expect ko, which is rook a6 para depensa. Yan talaga expected ko dyan eh. Tapos rook fd1. Para may threat akong kain, halimbawa gumanon, kakainin ko to. Hindi niya pwedeng kainin. Mayroong
rook d8. So yan ang aking expected line. Kaso, nagplay-playing for draw kasi siya. Ayan, so nag-knight a4, bishop a3, knight c5. At dito, nag-offer siya ng draw. Pagka bishop b2 ko, nag-offer siya ng draw. Gusto niya talaga ng tabla. Ayan, so knight a4. Syempre, ayoko ng draw. Kasi meron lang akong kwento, ano? Meron kasi akong kasamang grandmaster dati. Sabi niya sa akin, huwag kang mag-draw-draw ng mabilisan. Kasi, ang layo ng binyahin natin, ano? Nasa Russia kami noon eh. Pumunta tayo ng Russia, tapos itatabla mo lang mabilisan. Kailangan lalaban mo hanggang dulo. So actually, grandmaster po kasi yung kalabang ko noon, nag-offer ng draw. Hindi tinanggap ko kagad. Sabi sa akin, huwag ganyan. Dapat ilalaban mo hanggang dulo. Tapos next round, grandmaster ulit kalabang ko. Ayun, nilaban ko hanggang dulo, natalo. Pero ganun ho talaga ang chess. Pagka nagpipilit, ang odds niyan, 50-50. Minsan mananalo, minsan matatalo. So nag-knight c5. Dito nagpilit ako bishop c1. Hindi ko alam kung tama eh. Ayan. Ang linyang iniisip ko, magna-knight b3 siya, kain, rook a5 pala ang tira. Ito hindi ko ine-expect. Kasi ang iniisip ko, rook a6, syempre atakihin yung knight. Kakainin ko dito, equal lang. Ito talaga dapat ang best eh. Pagka kumain dito, talo na siya. Kasi kakainin ko to. So matutuhog-tuhog po yung pyesa niya. Pag kumain dito, merong check. Pagka king f8, merong bishop g5. Tapos discover the attack. Ayan ang analysis ko. Kaso, hindi niya ginawa eh. Pagka kumain, ito pa pala yung isang linya, rook b1, kain, kakainin lang pala to. Bibigay daw yung pawn. Kala ko magro-rook c7, tapos rook c2. Ayan, sabi ko, medyo lamang konti, may 1 pawn up, pero napakaliit. Sabi nung engine. Ayan, so tuloy tayo dun sa laro, ano? Ang ginawa ko, bishop c1, ito dito na siya nagkamali. Kinain niya to eh. Ito, malito, alam ko. Kasi, ang nangyari, nagkaroon ng magandang diagonal itong bishop. Kanina, nakaharang yung pawn. Ngayon, tinamaan siya dyan. So, kain. Pag king f8, talo na po kagad. Kasi, merong knight d5. Tapos, ang threat, chechikin. Halimbawa, depensahan niya ito, may bishop g5. Ayan pala. Makukulong ang rook, pag umiwas, may check. Ayan. So, ayan na po yung threat ko, no? Kaya napersa siya mag king g7. Ngayon, merong bishop b2. Dito na siya nahilo-hilo. Kasi pagka nag knight d3, merong rook ad1. Atakihin ko lang to. Ay, mali pala. Ayan, no? Kaya maganda, inaaral yung mga games eh. Nakikita ko yung mga mali. Dapat daw rook fd1. Ano kayang pinagkaiba nun? Siguro baka dapat depensahan tong pawn, ano? Yung pala yun. Kailangan nakadepensa to. Yung A pa naman talaga ang gagawin ko. Kasi ang linyang naiisip ko, pag kumain dito, ay hindi pwede kainin, nakapin yung knight. So, ang mangyayari, may threat na kasi ako ng ano eh, rook d3 eh. Sabi ko okay ito eh. Halimbawa gumanon. Ayun oh. Pero mali pala. F6, bishop a1. Yan ang analysis ko. Knight d5 lamang. Kaso bishop e6 equal. Pag kumain, ano mangyayari? Ah, kakainin. Babaksak yung dalawang pawn ko dun sa gilid. Kaya kailangan yung isang rook. Eh kaso, hindi niya naman tinira yan. Nag F6, knight D5. So, anong nangyari? Bumaksak ang pawn sa B6. So, 1 pawn down. Ayan. Rook A4. Dito na ako nahirapan eh. Kasi pag kumain, papasok, papasok, sabi ko mahirap. Lamang pala to.
Kasi active yung rook ko nang nangaharas. Kaya hindi ko po ginawa yan. Ang ginawa ko rook fe1. Ay hindi, hindi. Kinain ko pala. Rook fe1, nag e4, kain, kain. So ang ending makaka 1 pawn up sana ako. Kung kumain ganyan. Ayan, kakain ako ng bishop, 1 pawn up. Pipit-pitin natin sa endgame. Kaso nag knight d3, ito parang mali na pin eh. Pin. Bishop f5. F3. Rook d4. Rook a b1. Actually ito, wala na ako masyado ma-analyze kasi wala na po kaming oras. So parang nag-blitz na kami dito. Rook b5. Bishop e6. A3. Bishop c4. Ayan. So pagkaganyan, nag-knight g5 ako. Sabi ko nga, knight c5 mahirap eh. Parang tabla na. Parang tabla na. Hindi niya nakita. Kasi kain, kain. Itong pawn, parang babaksak eh. Buti hindi siya nag-knight c5. Parang babaksak itong pawn. Mga kain, mawawala yung lamang. Tabla na nga. Pag nagpilit, baka matalo pa. H3. Baka matalo pa. Kaso hindi gumanon. Ang ginawa niya, rook a4. Ayan. So ito na po yung mali. Tinamaan ng bishop h3. Ayan. Nasa pool yung rook. Kailangan dito lang yung rook para di-depensa. Depensa sa knight, no? Kaso, hindi niya ginawa. Eh. Nag-rook e7 na blunder. So ayan. Kinain doon. Kain. Kain. Ayun, 2 piece for a rook. So, rook e2, check, king h6, f4, and then para rook e1, king f2, matchas sa h7, hindi mapigilan. Ayan. So, yan po ang round number 4. Medyo pinalad na naman tayo ngayon. Actually, parang tablahin, ano? Kaso, na breaks of the game, na blunder nung panic time. Ayan, so next round, ang kalaban natin sigurado Grandmaster na. Ayan, kasi medyo ang score ko 3.5 out of 4 na eh. So sigurado GM na ito mamaya. Sana pala rin ulit tayo, pagdasal nyo po ako at sana maganda result mamaya. So i-analyze din po natin yan, win or lose syempre. So ayan po, this is International Master Jem Garcia. Thank you for watching. See you again next video. Bye-bye.